Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Kaya pala, hindi siya binigay ng Lakers. At James Wiseman, nagtamo ng delikadong injury. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So si THT mga kaibigan, malamang nakilala lang siya ng mga fans ngayong season o kaya naman noong preseason kung saan siya ay gumawa talaga ng pangalan. Ngunit sa kanyang rookie season mga kaibigan ay nagpakita na nga siya ng mga flashes o potential na maging magaling. May mga pagkakataon nga na pinapasok siya noong playoffs ng 5 o 8 minuto at hindi niya talaga sinasayang ang pagkakataon. Sa loob ng konting playing time, gumagawa siya ng puntos o kaya naman ng mga bagay na hindi mo makikita sa stats tulad ng deflections, pakikipag-agawan sa mga loose balls at pagpapakita ng energy na nakakahawa sa buong team. At ngayong season nga mga kaibigan ay patuloy niyang tinataas ang kanyang performance. Noong trade deadline nga mga kaibigan, halos done deal na ang trade ni Kyle Lowry patungo sa Lakers. Ngunit hindi ito natuloy dahil gusto nga makuha ng Raptors si THT at hindi naman handang bitawan ng Lakers ang kanilang young player. At nagpapakita lamang ito ng kanilang tiwala sa kayang maabot ng batang player na ito dahil kung nakuha nga ng Lakers si Lowry at may LeBron James, Anthony Davis at Andre Drummond pa, madami nga maniniwala na kayang-kaya na nila makaabot sa NBA Finals. Ganun pa man ipinagliban muna ito ng Lakers at mas inisip nila ang kanilang future dahil kung hindi nga sila mag-champion ngayon kasama si Lowry, maituturing na palpak ang naging trade habang kung hindi naman sila mag-campion ngayon, may pag-asa pa sila na mag-build ang kanilang future sa mga susunod na taon. Madami ang nagtatanong sa akin kung tama ba naging desisyon ng Lakers na hindi pakawalan si THT. Ang palaging sagot ko dyan ay time will tell dahil si THT nga ay free agent this offseason. Kung mananatili siya sa Lakers at patuloy siya mag-i-improve, tama ang naging desisyon ng Lakers. Ngunit kung hindi nga kayang tapatan ng Lakers ang alok ng ibang team sa free agency at tuluyan itong lumipat sa ibang team, di mali ang naging desisyon nila. Ngayong wala si LeBron at Davis, patuloy na pinapakita ni THT kung ano ang kanyang makakaya. Sa kanyang last 4 games siya ay may average na 15.5 points per game. Bagamat medyo questionable pa ang kanyang shot selection minsan at mga playmaking decisions, kailangan nga natin alalahanin na 20 years old pa lamang ito mga kaibigan. And the more he gets old, the slower the game will be for him. Dahil hindi naman lahat katulad ni Luka Doncic na pumasok sa NBA na nagbumuka ng 15-year vet. At tulad ng sabi ni Coach Frank Vogel, hindi lamang paggawa ng puntos ang naitutulong ni THT sa team, kundi pati na din sa depensa. Habang isang hindi magandang balita naman para sa mga fans ng Warriors, kahapon sa panalo nila laban sa Houston Rockets, ang kanilang number 2 pick na si James Wiseman ay nagtamo ng torn meniscus at malakas nga daw ang chance na isa itong season-ending injury. Mukhang hindi nga talaga ito ang taon ng Warriors dahil kinakailangan nga nila ang lahat ng firepower na meron sila upang makapasok sa playoffs at ngayon naman ay nawala pa si James Wiseman. Bagamat up and down ang season na ito para kay James Wiseman, lately nga ay unti-unti nang gumaganda ang kanyang pinapakita. Ngunit isang setback na naman ang kanyang natanggap. Fan ka man ng Warriors o hindi, hindi mo nga gustong makita ang kahit na sinong player magtamo ng ganitong klase ng injury, lalo na sa isang batang player na may mataas na potential. So ayun nga po mga kaibigan, isang malungkot na balita para sa mga fans ng Warriors. At yun lang po ang ating mabilisang update ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!